Sa isang bayag, binatikos ni Harry Roque ang mag-asawang Marcos at sinasabing may bulok na pamamalakad sa bansa. Ibinulgar din niya ang mga maiitim na balak ng administrasyon sa Charter Change Bill. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapahayag, ipinaalam ni Attorney Harry Roque ang mga katiwalian na kinakasangkutan ni na PBBM at Lizas Max na nagdulot ng pagkakabahala sa kampo ni PBBM. Sa kanyang mga salita, ipinakita ni Roque ang kanyang pagsalungat sa mga dikmakatarungang gawain ng mga Marcos at ang kanilang mga kaalyado. Binigyan din niya ang pangangailangan ng mag-asawa ng mga reforma sa pagmahalaan upang mapanatili ang integridad at katarungan ng bansa. Sa kabila ng mga pagsubok, ipinapakita ni Harry Roque ang kanyang determinasyon na ipaglaban ang katotohanan at katarungan rungan para sa bayan. Sa pangkalahatan, ang pahayag ni Harry Roque ay nagdulot ng malaking ingay sa politika at lipunan na nagpapakita ng patuloy na paglaban para sa tunay na reforma at katarungan sa bansa. Ang pagpapahayag ng katotohanan at ang pagharap sa mga isyu ng katiwalian ay mahalagang hakbang sa pagtataguyod ng mas maayos at makatarungang lipunan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutukmo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Talagang hindi magtagumpay ang kanilang charter change, ang tingin ko ang plan B ay martial law. At narayan na ang deklarasyon ng ating presidente na nag-a-annex na ng teritoryong China. Ang pag-a-annex po ay isang pamamaraan ng paglusob na dahilan para magkaroon ng deklarasyon ng martial law. Aba, ako'y nawindang dyan, no? Dahil alam naman natin na bagat nagkakaroon ng agawan ng isla, eh dun po yan sa West Philippine Sea, no? Na napakalayo naman dito sa mainland. Pero ako'y nabahala kasi alam niyo po sa salig ang batas at dahil nga dun sa mapait na karanasan natin kay Marcos Sr., ang martial law ay po pwede lang ideklara kung merong panlulusob ng isang dayuhang bansa at yung paghimaksikan dito ng mga Pilipino laban sa gobyerno. Eh kapag sinabi mong annexation, abay parang sinasabi mo na nagkakaroon ng panlulusob ang bansa sa Pilipinas, ang China sa Pilipinas. So ngayon ang tanong ko, ano ba ito? Ang susunod na ba ay martial law? Nako mga kaibigan, eto na ba kayong sinasabi natin eh? Eto po ang delikado guys. Plan B po, mga kaibigan. Plan B. Nikuting. Bistado na po, mga kaibigan. Talagang, kung hindi talaga nila kakayanin, kasi sa tingin ko, hindi talaga nila kakayanin yung chachay. Kung, if worse comes to worse, mga kaibigan, at hindi po nila kakayanin ng chacha, ito po ang kanilang plan B, guys. Itong sinasabi po ni Attorney Harry Roque. Ako, sag-ayon talaga ako dito, guys. Ako, naniniwala ako dito eh. Tinan nyo ha, ang ginagawa nila sa China ngayon, kahit wala pong ginawang masama ang China, mga kaibigan, pilit nila, ha, pilit ha, itong Kuting administration ha, pilit nilang nire-rev, ano, parang inaano eh, parang inaasar, pinipiko nila yung China eh. Para po, magkaroon po ng ano, syempre, pag nag-escalate yan, no, yung konting spark lang, mga kaibigan, no, konting dikitan lang yan at mag-spark lang at magiging apoy yan, no? At sumabog yan, maging apoy at lumaki and it will escalate into a, ano, no? Parang sabihin lang natin, parang proxy war, mga kaibigan. Pwede po siya mag-declare. Etong si Kuting, syempre pag nag-declare siya, guys, wala na. Sila na po ang nauupo dyan habang ano, sa mahabang panahon. Katulad nung ginawa ng kanyang ama. Diba? Pwede po mangyari dyan. Anytime, guys. Yung pag-declare, pwede sila mag-declare ng martial law po. Ito po yung sinasabi ni Attorney Harry Roque. Kaya panoorin natin, guys, at pakinggan natin itong pahayag ni Attorney Harry Roque kasi napaka-importante ito, mga kaibigan. Ito po ay kailangan tayo ay magpag-ingat. Diba? Kumbaga, mas maganda, unahan na natin eh, mamaya. Diba? Kasi, guys, kaya sila nagbabanta, mga kaibigan, dahil po yan sa ultimatum or yung deadline na sa June po, sa darating na June, mga kaibigan. Yan po ha, alamin natin yan guys. At syempre,
meron po tayong breaking news, mga kaibigan. No? Grabe po. Risa na naman! Grabe, ang tindi talaga itong si Risa Hontivirus, mga kaibigan. Sumagot na nga yung kampo ni Pastor Kibuloy, hindi pa daw siya satisfied, mga kaibigan. Grabe na talaga ito. Sa tingin ko, guys, iba na talaga. Mamaya, panoorin niyo po, guys. Sa tingin ko lang, ha, ito, tingin ko lang, ha, mukhang may sayad na, mga kaibigan. Mukhang may something na po yung ulo, guys. Hindi na po tama. Kasi nga, gusto niyang sumagot si Pastor. Gusto niyang sumagot yung mga legal niya. Sumagot sila, ayaw naman niyang tanggapin. At hindi daw siya satisfied. Kailangan na siguro magpa-doktor to, mga kaibigan. Ibang klase na, guys. Mamaya po, alamin natin yan. At syempre, guys, nagsalita po si... sa wakas, nagsalita na po si General Bantag. Meron po tayong updates dyan, no? Alamin din natin yan. At itong si Kong Teves, rumes back po sa Kuting Admin. O, alamin din natin yan. Na syempre, mga sinusuportahan natin itong dalawa na ito. No? Si Bantag, saka si Teves. Kaya magbibigay po tayo ng updates. At guys, no? Trixie Cruz, butata po itong si Migaon. Mamaya po, alamin natin yan. Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa amin channel, mag-subscribe na po tayo, mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at pakihit na notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ATF2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan, live na naman tayo, mga kaibigan. Happy Monday po sa ating lahat, guys. Grabe, itong mga pasabo. Pasensya na kayo, naputol tayo kanina eh. Kasi nga, itong kay Teves po na mensahe, guys, itong message niya, dapat kanina to eh. Eh bigla tayong naputol, mga kaibigan. Kaya ngayon ko na lang ipi-play, no, para makumpleto po natin yung ano natin. So eto na nga, no. Ano bang nangyari dito kay ano? Kay Kuting. Panic mode na ba? Panic mode na si Kuting. Paranoid na ba, guys? Paranoid. Ang dami kasi ano, ang dami kasi nating ultimatum eh. Siguro na. Alam mo, sa totoo lang, guys, nakakatulog pa kaya yan si Kuting tsaka si Ahas, no? Tsaka ito si Tambaluslos. Lahat sila, yung mga kagwang, no, walang mga kwenta. Sa tingin ko, parang hindi na sila nakakatulog eh. Dahil guys, ito po, iba-iba na po ang kanilang mga sinasabi. Ngayon naman, may natuklasan po. Itong si Attorney Harry Roque. Ang natuklasan niya, mga kaibigan, ito nga, no, pag pumalpak po ang tsa-tsa, meron po silang plan B, mga kaibigan. Grabe, di ba? Ay, kumustahin mo natin itong mga sugi dyan sa abroad, no, ating mga OFW. Kumusta na pa kayo dyan? Siyempre, ang ating mga bagong bayani po, ang ating mga OFW. Saludo po kami sa inyo. Araw-araw kami sumasaludo dahil po kayo ay nagtatrabaho dyan sa abroad na wala pong kapaguran. No? Alam namin na mahirap po magtrabaho sa abroad kasi OFW din tayo dati. No? Nakaka-relate po tayo dyan. Kaya po kami ay sumasaludo sa inyo dahil kayo po ay nagbabayan ng tax. Pero ang kamera, nako, wala pa rin tugon. Ha, kamera, ha? At inaraw-araw ko na nga kayo eh. Wala pa rin. Sa bagay, hindi naman tayo narinig ng mga to eh. Sino ba yan si Pudinet? Ha, ang ingay. Pero guys, no? Dapat open book. Ha, buksan ang libro. Dahil po, kawawa yung mga kababayan natin na nagsusumikap po para lang po sa bayan natin. Diba? Tama, mga kaibigan. Siyempre, kumusahin din natin ang mga suki, ang ating mga avid listeners, mga viewers, siyempre, ang ating mga subscribers, at ang ating mga members. Naku, parami na tayo ng parami. Grabe na to. Maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan. Ha. Alam nyo na kung sino kayo. Siyempre, guys, kami po ay talagang nagpapasalamat. Dahil kung wala kayo, wala po tayo po din ang channel. No? Kayo po ang aming boss, kayo po ang aming amo, kayo ang aming chief, lahat na, no? Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po. So, eto na nga, no? Siyempre, kumustahin muna natin si Mercel Izon. Ayan po, si Elena Kalapis. Ayan, sila si Anita Maritania, Healthy Sarah All. Amazing, si Danilo Enrique, Florinda Fenwick, Mercel, Celine Marie. Ayan. Elena Kalapis, kumusta ka na dyan? Florinda Fenwick, si Gloria Smith, si Diego Dinglazan, si Lydia Ferreira, sila si Teresita Lim, Maribel Garciano, ayan o, si Ray Nante Mendoza, Yamada Cherry. Hello Yamada Cherry, kumbawa, kumusta ka na dyan? Si Mystic CTC, ayan, si, sino pa, Zinaida Puerte, Jose Reyes, Maribel, si Amazing Banderas Bong, andito din.
si Adel Bautista, Nena Esteban, si Nasir Yunil Pakingan, si Marcelino Lapping, si Chrissy Brooks, ayan, si Michael Agzulio, gandang gabi po. Ay, gandang gabi daw, Michael Agzulio. Ayan, si Julieta Ramos, at marami pang iba, no? Si Leo Bona, Gina Jarumay, syempre, always present. Rolando Telegrapo, Norma Jalava, si Marcelino Lapping, at marami pang iba. Sino pang ano, first honor natin? Ayun, si Naomi Paloma pala. Good evening, Sir Puninet, at sa lahat, lahat sa atin, ayan. Sino pang mga humahapon? Sina Victoria Galvez, si Jesusana Singhai, Japan. Ayun, Japan pala to. Si Tessie Labo, at saka si Boss Bell, Thomas Besite, or Besite, California to, si Thomas eh, oh. Si Tomas, no? Or si Tomas. Lynn Cordinera, Leia De, ayan po, Michael Agzulio, kumusta ka na dyan? Ayan, mamaya po guys, no, mamayang dulo po, sa dulo po guys, kailangan nyo magtanong at kailangan nyo mag-comment guys para tuloy-tuloy yung discussions natin, okay? Huwag nyo kalimutan magtanong ha, para magkaroon po tayo ng interaction po mga kaibigan, okay? Ayos ba tayo dyan? Eto na nga, nako, umpisahan na agad natin. Dito muna tayo kay ano, kay Risa Huntivirus. Anong nangyari kay Jose, kay Risa Huntivirus, mga kaibigan? Grabe naman to. Grabe guys, sa tingin ko mga kaibigan, mukhang may something na talaga guys. Mamaya po, papanood ko sa inyong video. Ha? Abangan nyo yung video mga kaibigan. Tingnan nyo yung mukha niya guys, tingnan nyo yung reaction niya. Sa tingin ko guys, parang hindi na po nakakatulong itong si Risa. Sa kakaabang niya, sa kakabantay niya, kay Pastor Kibuloy. Mukhang stress na siya mga kaibigan. Dahil ito ha, ito guys, klarong-klaro po ang kanyang pakay dito mga kaibigan. De, basahin nyo sa inyong screen mga kaibigan. Ang sabi po dito guys, Huntivirus, Huntivirus, says, Kibuloy's response to Shoko's order unsatisfactory. Grabe, hindi siya satisfied mga kaibigan. Tapos ang sabi pa niya, urges Senate for immediate issuance of arrest warrant. Talagang gusto niyang arrestuhin siya, no, si Pastor. Sa totoo lang guys, ginawa na po lahat ng mga abogado, mga counsel, no, mga legal counsel ni Pastor, lahat ng kanilang makakaya. Nung sinabi ng Senado guys na mag-show cause order kayo, ayan na po, sumagot na po sila. Ginawa naman nila, nag-respond naman sila. Pero bakit po itong si Huntivirus mga kaibigan, hindi daw siya satisfied guys. Grabe na. Hindi na po ito tama mga kaibigan. Mukhang meron na lang, may something na po talaga sa utak niya guys. Hindi ko na mapaliwanag. Kailangan siguro magpatingin na ito. Dahil hindi mo, ako ha, hindi, kahit kanina po binasa ko itong balita mga kaibigan, hindi ko rin maano eh. Hindi ko rin maintindihan kung ano ba talagang gusto niya dito. Kasi, kung ikaw po isang normal na tao at nanghihingi ka ng paliwanag, di ba? Tama? Nanghihingi ka ng paliwanag? Show cause order, eh. Naghihingi siya ng paliwanag at magpaliwanag kayo kung bakit hindi namin aarestuhin si Pastor. O, rumispan naman sila. Sumagot naman sila ng tama. Maganda naman kanilang sagot. Pero bakit ayaw mong tanggapin at hindi ka pa satisfied? Tama ba yun mga kaibigan? Kung ikaw po isang senadora, eh alam naman natin kaya ka nanalo dyan dahil kaya nga tumakbo kang senadora eh. Ewan ko lang kung paano ka rin nanalo ha. Pero bakit hindi niyo po kayang pagbigyan ang ano, itong si Pastor Kibuloy? Kasi kung gusto mo lang ng sagot, ayan na, sumagot na nga sila oh. Ito ha, basahin natin guys, sinabi niya. Ha? We, sabi pa ni ano ha, ni Risa Huntivirus ha, we, including my legal term, immediately read through the assess the documents carefully, mindful of due process for the accused, but also with a review to ensuring that the Senate as an institution is protected from dilatory tactics of parties. Ito pa sabi niya, isa po ang naging maliwanag sa aming pag-review. Okay ha, sabi niya, his explanation is nowhere near satisfactory. Grabe naman talaga. Ang explanation daw ng legal ni Pastor o si Pastor Kibuloy ay wala daw sa ano guys, malayo daw sa katotohanan or
hindi daw satisfactory. Imagine you guys, ganyan ang sagot niya. They did nothing but rehash previous arguments they made for not attending our Senate hearings. Dito ako naasar, kasi sabi po nitong si Hontivirus, rehash daw yung sagot nila. Alam mo, madam, ako hindi po ako abogado, guys, ha. Hindi po ako expert sa mga ganyan-ganyan. Pero pag sinabi mong rehash, mga kaibigan, ibig sabihin, yun yung mga dati. Di ba ganun naman talaga yan? Pati yung hearing nyo sa Senado, rehash din yan? Ha? Narinig mo ba yung sinasabi mo, Madam Risa Hontivirus? Na sinasabi mo, rehash previous arguments? Eh, rehash naman talaga, pati yung mga kaso niya. Everything was a rehash. Kaya nga tawag dyan, rehash, kasi yun yung dati. Anong gusto mong paliwanag niya? Nasabihin ni Pastor, ay, gumanda ka na ngayon, ha, Risa. Yun ang gusto mo marinig? Dati ka namang hindi maganda. Baka yun ang gusto niyang marinig. Ha? Kasi ako, guys, hindi ko talaga maintindihan. Kasi ginawa na po lahat. Binigay na lahat. Ay, lahat ng mga hiling nila. Binigay na po ng mga abogado. Pero bakit ayaw pa rin tanggapin? Ito, ha, basahin po natin. Kivalos lawyer Milano Balayan had earlier confirmed receipt of show cause order and insisted that the KOJC leader will not attend the hearing. Oh, may receipt na. Balayan said that the Senate attempt to compel Kiboloy's appearance in the hearing is tantamount to usurpation of judicial functions beyond powers of Senate. Kaya ayaw nilang pumunta doon. Yun. The lawyer also said, Hontivirus is incriminatory as it categorically declared the guilt of KOJC leader. Kaya po ayaw nilang pumunta doon. Kasi pinapangunahan nyo na eh. Guilty na kaagad si Pastor eh. Wala pa nga eh. Ano ba talagang gusto nyo? Ha? Gusto nyo sumagot? O sumagot naman. Sana kung hindi sumasagot, di ba? Sana kung nagtatago o kaya walang respond. Sana kung walang pinapadalang abogado. O kaya sana walang mga legal counsels. E kompleto naman lahat. Gusto nyo yung documents? Kompleto documents. Gusto niyo ng response sa show cause order? Meron naman. Pero bakit po ayaw niyang tanggapin at sinasabi niya pa na unsatisfactory? Grabe na yan, guys. Obsessed na yata, no? Sa tingin ko lang. Mukhang mayroon po, guys. Alam mo, sa totoo lang, guys, mga kaibigan. May something na po talaga ang ulo nito, mga kaibigan. Kaya kailangan niya po magpatingin. Kasi pag hindi po siya nagpatingin, guys, at magtuloy-tuloy yan, baka ipasok na po siya sa loob. Pasensya na po, ha? Pasintabi na po. Yun talaga ang ano ko, yun talaga ang natingin ko dito, eh. Mukhang meron talagang something dito, eh. Kasi bakit niya hinahabol si Pastor? Ang dami-daming kaso. Risa, sus, Mariusip naman. Tumataas ang presyo ng bigas. Mga bilihin, tumataas. Gasolina. Meron pa tayong problema sa mga... May problema pa tayo sa PCSO. Na isa pa itong si Rapi. Ha? Ayaw na magalit. Nagkaharap sila kanina ni Robles, eh. Ayaw ko na nga. Kaya nga hindi ko na-prinlay dito, eh. Naasar lang ka, eh. Wala din nangyari sa hearing kanina kay Robles. Pinakawalan din niya. wala pong kwenta. Kaya po, guys, ewan ko, ha, bakit po nyo hinahabol si Pastor? Ang daming-daming issue or greater issues na pwede nyo pong itackle dyan sa loob ng Senado o kaya sa Kongreso para po magkaroon ng resolusyon. Like for example, sa Senado, guys, yung hinihiling natin na buksan ng libro, oh, dapat yan ang pag-usapan nyo. Ha? Ikaw, Risa, di ba mahilig ka sa ano? Sa sibuyas? Ha? Dinig namin, mahilig ka daw sa sibuyas, ha? Ha? Keridang sibuyas. Yung kerida mong sibuyas, oh, imbestigahan mo. Ayaw mo imbestigahan. Oo, no? Marimig kayo sa ano, ipasok na yan dun. Ito, guys, ha? Panoorin lang natin, mga kaibigan, no? Kayo na pong bahalang umuska dito, guys. Pero panoorin lang po natin. Saan na ba yun? I-play lang natin, mga kaibigan, ha? Ito po yung sinasabi ko sa inyo, guys. Pagbasdan nyo ang kanyang itsura,
play. Any minute now, the Senate President, as soon as I follow up on my request to him, as soon as matanggap ng abogado ni Kiboloy itong ruling of the committee, any minute then, pwede na pong i-issue iyon. Any minute now, pwede na pong i-issue. Hoy, hari sa hantivirus, wala pa pong pirma ang warrant of arrest. Hindi pa pinirmahan ni Subirima, ni SPS Subirima, mga kaibigan, yung warrant of arrest. Hanggang ngayon, wala pang pirma. Ano sinasabi mo, any minute? Nakita niyo yung itsura niya, guys? Talagang aligaga ng aligaga na po siya. Stress na yung dating niya, mga kaibigan. Ano bang nangyari sa babae na to? Mukhang meron na kaya to, guys? Ha? Meron na kaya yung ano to sa ano niya? Sa utak niya? Natingin ko lang, ha? I mean, di ko naman mahirap mag-speculate, no? Pero ako kasi, guys, marunong kong bumasa ng tao, eh. Sa tingin niyo, mga kaibigan, meron na kaya to? Kailangan na siguro itong i-ano, no? Dalhin doon sa loob? Ay, nako. Maaari nang ilabas ng Senado anumang oras ang arrest order laban kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC Leader Apollo Kiboloy. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Rizon Deveros, nagpadala na siya sa abogado ni Kiboloy at Senate President Juan Miguel Mig Zubiri ng kopya ng tugon ng kanyang komite sa paliwanag ng religious leader sa show cause order ng Senado. Dito nanindigan ng senadora na may kapangyarihan ng Senado na mag-imbestiga kahit pa may nakabinbin ng kaso sa korte patungkol sa mga aligasyon. His explanation is nowhere near satisfactory. They did nothing but rehash previous arguments they made for not attending our Senate hearings. Ayon kay Senate President Zubiri, aaralin niya ngayong araw ang tugon ni Kiboloy at Senator Hontiveros para makapaglabas ng desisyon sa lalong madaling panahon. Samantala, pinatunayan naman ng senadora na galing mismo kay Kiboloy ang naiulat na 17 kondisyon nito para dumalo sa investigasyon ng Senado. Ito'y matapos itang ginoon ng abogado ni Kiboloy na si Attorney Ferdinand Topacio ang mga naturang kondisyon. Grabe, no? Alam mo, Elena Calapis, tama yung sinabi. Ito po, pasahin po natin si Elena Calapis. Guys. Sabi niya, what committee ng solo ka lang? So please, mind yourself. Pag sure o matino ka ba ba? Tama po. Tama po ang kanyang observation po ni Elena Calapis. Kasi guys, mukhang hindi na po talaga matino eh. Mukhang nawawala na po siya sa kanyang sarili, guys. Biro mo, pag nag-committee po sila, guys, solo lang siya, mga kaibigan. Wala pong gustong sumama sa kanya. Either, siguro baka hindi pa siya naliligo, kaya wala gustong tumabi. Baka amay ano siya. O baka siguro nayayabangan na sa kanya, kaya ayaw nang pumunta sa kanya. Ay, naku, Diyos me, Mariman. Sa totoo lang, mga kaibigan, ang tingin ko dito, guys, talagang hinahabo niya si Pastor. Kasi bakit sasabihin mo, I'm not satisfied sa sagot? Ano ba gusto mong sagot? Ay lahat naman talaga ganun ang sagot. Rehash naman talaga yan. Diba? Ako, hindi ako abogado. Sabi ko sa inyo, ha? Disclaimer po tayo. Wala po akong alam dyan. Ha? Hindi po tayo expert. Pero naintindihan ko po, pag sinabi mong unsatisfied ka or kumbaga, very ano yan eh, parang tawag, anong tawag dyan? Unsatisfactory? Ibig sabihin doon, hindi ka natuwa. Yun kung sa Tagalog pa. Ha? Hindi ka natuwa sa sagot. Naghahanap ka pa ng ibang sagot. Ano pa bang gusto mong sagot? Matinding crush? mukhang may pagnanasa yata to eh, no? Grabe na, guys. Hindi kaya matindi yung pagnanasa niya kay ano, kay Pastor. Kasi ayaw talaga yung tantanan eh. Lahat tumahimik na. Siya na lang, bukod tangi, mga kaibigan, ang natitira. Siya na lang po ang bukod tangi nag-abol kay Pastor. Yung kamera nga, tumigil na nga sila eh. Ito naman, sige ng sige. Naku, mukhang nabuang na siguro to. Buang may ligo ba? O, ew! Nang alingasaw na ba, no? 17 ang hamon ko sa iyo, 17 conditions. Harapin mo yan. Kung di mo maharap yan, magdebate tayo yung dalawa. Kasi, bakit tinatawag ako ni Tiberos na
ayaw. Tapos itaw sila sa social media na parang sinubukan pa tayong linlangin ng abogado niya na si Attorney Topacio at tinawag pa na fake news. Pero si Kibuloy na din umamin. Wala pang pahayag dito ang kampo ni Kibuloy. Ayon kay Senator Hontiveros, magkakaroon pa ng isang pagdinigang Senado kaugnay ng mga alegasyon ng pang-aabuso ni Kibuloy. Panawagan niya ngayon sa mga kapwa niya senador, huwag anyang hayaang maliitin ang kanilang institusyon. Kumpiyansa rin ng senadora na maayos na may patutupad ang arrest order sa oras na ilabas na ito ng Senado. Well, hopefully walang mamumuong physical resistance dahil if ever, isa na namang negatibong development yan dito sa investigasyong ito na kung hindi lang nagdrama ng napakatagal ni Kibuloy, kung sana humarap na lang siya sa unang hearing, hindi kailangang umabot sa ganito. Corrine Delgado, UNTV News and Rescue. Antivirus, matulog ka nga. Hindi kaya talaga natulog eh. Mukhang alam mo niya kasi totoo lang, baka pinapanaginipan niya si ano, no? Pinapanaginipan niya si Pastor. Hindi kaya, guys? Hindi kaya niya pinapanaginipan si Pastor o kaya nag-hallucinate siya? Kasi ayaw niya tantanan eh. Ay, nako, Diyos kiyo. Diyos mi, yung marimar. Ay, iwanan na nga natin to. Ha? Punta na nga tayo sa ibang topic. Bambihira naman, no? Ito po, pakinggan po natin na basahin lang po natin, guys, no? Si General Bantag po, guys, nagbigay po siya ng message patungkol po sa namayapang si Ricardo Zulueta. Okay, basahin lang natin, mga kaibigan, no? Kasi syempre, guys, support po tayo kay General Bantag, no? Kasi hindi po natin siya nakikita, hindi natin siya naririnig. Pero at least, guys, nagbigay po siya ng message, no? Update po natin sa kanya ito. Okay? Ito po, basahin lang natin, guys. Ayan po, statement from DG Bantag, okay? Re-passing of kumbaga yung pag-passing po kay Zulueta, no, mga kaibigan. Okay, ito po, basahin lang natin, mga kaibigan. Siguro nakikita nyo naman 'yan. Nababasa nyo naman, guys, no? Ayan po, oh. I am deeply saddened by the untimely loss of Superintendent Ricardo S. Zulueta. During our time together, no, he was not just a colleague, but a dear friend. O, kaibigan niya kasi yun eh. A beacon of integrity, courage, and unwavering commitment to justice. His absence leaves a void that cannot be filled. Ayan po, mga kaibigan. No? In the face of adversity and accusations, Ricardo stood tall, no? Embodying the highest standards of accountability. Ayan. Together, we would have fought to clear our names, to uphold the truth against any allegations hurled against us. But now, with this passing, the burden falls heavier upon me. Kumbaga, kasi syempre guys, nawala na po si Zulueta, no? Mas lalo po heavier, ibig sabihin, mas lalo pong nag-ano kay Bantag ngayon yung mga kaso. Kasi syempre guys, wala na po si Zulueta. So yun po yung inaano ni General Bantag, no? So tuloy lang natin. Yet, in his memory, I am not determined that ever to pursue justice, to honor his legacy, and to ensure that our names are vindicated. Though the road ahead may be fraught with challenges, I will remain steadfast, courageous, and unwaveringly loyal, abiding in our pursuit of justice, mga kaibigan. Nakikiramay akong lubos sa malungkot sa pagkawala ni Superintendent Ricardo Zulueta noong panahon na magkasama kami. Hindi lamang siya isang kasamahan, kundi isang mahalagang kaibigan. Isang tanglaw na integridad, tapang at di maliw na pagtatalaga sa katarungan. Ang kanyang pagkawala ay nag-iiwan ng puwang na hindi maipapunla. At dito na nga po, nagtatapos ang ating video. Hanggang ngayon nga ay tila talamak na talamak pa rin ng mga katiwalian at kabalbalan na ginagawa ng administrasyon sa Malacanang.